Hello, good morning. So welcome back. So may repair tayo ngayon. Video card. So ayan, meron tayong limang video card na i-repair. Apat yung dumating na video card. Ito ay galing sa Tagacoguio, Antipolo City. Ayan. Yes po. So ayan, may dumating tayong customer. Kaya, na-stop tayo. Okay, continue tayo. So, ang nire-refer natin ngayon ay video card galing sa ibang technician. Ayan. So, may tinanggal na pyesa yung technician. Tapos, hindi na siya binalik. So, pinasapasa na daw yung may-ari. Kaya, pinull out siya. Okay. Dito lang ito sa, kasi Antipolo ako. Then, Tagantipulo din yung ano, malapit lang dito sa amin. Nakita tayo sa ating channel. Okay? Ayan. So ngayon, hindi natin siya matetesting muna kasi may kulang siyang piyasa. Subukan natin siya maghanap muna. Ayan, dahil ang repair natin ngayon, wala po tayong schematic dahil ang video card ay hindi pa available ang mga schematic sa market. So, wala pang binibenta, hindi kagaya ng laptop, available ang schematic sa ibang pinagbibenta na. Ayan. So, ito ay pinakita naman sa atin. Baligtad na rin yung position ng pan. I think, baligtad siya. Parang baligtad siya. Check na lang natin. So, kulang siya ng pyesa dito sa loob. So, buksan natin siya. Para makita. Check natin yung mga tornilyo. Robot na. So wait lang. Charge natin ang ating screw. So, yan. Lobot pa yung ating ano, mahina ba? Sasaksak pa lang natin. Okay. Okay, tanggal na natin. So, wala na yung salpakan dito ng ano. Ayan, so, naano na siya. Nag-scramble na siya ng plugs. Marami nang nailagay na plugs. So, pang second na tayong tech. Ngayon, ang gagawin ko, ako siyang linisin para matesting ko rin yung mga ibang MOSFET kung sira. So, ang ginawa ng tech dito ay tanggal bunot. Kasi, maano siya eh. Tanggal bunot ang ginawa sa mga piyasa. So, lahat siya itinanggal. So, hindi tinesting ang bawat isa. So, wala na siya dito ano. Itong ganito, kulang na rin. Ito. Yung tapakan ng ano. Ayan. Wala tayong magagawa. Dali na si Bantik eh. Suka na lang natin.
kamukha lang ito ng 1050 Ti. Brand lang yung nagkaiba. So, yan na dito. Tanggalin ko na yan. Lagay pa yun sa aking kamay. So, ang issue daw nito, sabi ng ating clients, so, ang issue ay, sa pan lang, may display siya, pero walang pan. Ngayon, pinapalitan ng pan. Gumana naman ang pan, pero nawala naman ang display. So, ganun ang naging issue daw. Ngayon, wala na siyang display. So, hindi ko lang alam may pan. Ayan. Check na lang. So, hindi naman mahabol na nung may-ari kasi pinasapasa na daw siya. Ayan. So, ayan. Magte-testing tayo ngayon. Tawag dito. So, ang tester natin gamit ay hindi maganda. So, pagtyagaan na natin. So, mga gusto mag-donate, please donate us. Mag-donate lang kayo ng ano, tester. Para may magamit tayo. Okay? Para ma-improve pa natin yung ating review. So, ano no? Ano na ito? Gas-gas no? Gas-gas na yung ano? Ito? Gas-gas na yung kanyang pins. Dikit na yata ito. Oo nga, para nagdikit na siya. So, check natin. Buzzer sound lang tayo. Okay. Bakit meron? So, shorted natin 0.3. Pero bumabasa ng ohms ang ating ligtarin nga natin. Meron siyang 12 volts to eh. Ibig sabihin possible nito short. May short to ground ta kayo. Ohms. 1.7 eh. Kasi 12 volts ito eh. Possible 12 volts. So, check nga natin ang pins. First 12 volts. 1.6 kaya 12 volts nga. Tapos, 3 pin. 4 pin. volts 4 pin. Okay, sa coil 1.8 volts. Okay, yung ating memory tignan natin sa shorted. Ohms 35. Masyado siya mababa. So, check natin ang mga gate. So, ano na to? Tanggal kabit na yung ano? Yung mga pyesa. So, gate. So, gate lang naman yung chinecheck dito. So, ganito. Check nyo lang yung gates. 1.10 na rin. Ano ba ito? Oh, gate ito. So, 1.9. So, hindi naman shorted itong gate na itong kabila. 1.9 din. So, gate na ano? Ito. So, nito. Ayan, dapat yun yung reading. 500. So, baka sasun tayo dito. So, wala na data shorted dito sa 1.5 to eh. So, sa ano tayo? Power transistor. 1.5. Ano kasi ito? Output ng mga ito eh. Shorted. 5 volts. Parang nangyari dito, marami siya, may shorted ang kanyang 5 volts kasi 5 volts to
tayo, diet mode. Check natin tong gate na ito. Okay. Gate. Ito, short ito. Gate eh. Short ito. Kasi shorted yung ating 5 volts. So, 12 volts. So, malita rin natin tester. Kasi diode mo tayo eh. Yan, para malaman natin na maganda. So, diode mode. So, in 12 volts. Shorted po tayo, 12 volts. So, first 3 pin, galing right. 3 pin, 4 pin, galing right. So, okay siya. Ito, shorted tayo sa 12 volts. Shorted din ang 5 volts. Tama. Okay, ito 5. So, hit mo. So, shorted tayo dito. So, dito. So, hindi tayo shorted. So, hindi rin tayo shorted. So, hindi shorted. Hindi. So, hindi rin. So, hindi. So, dito sa upper tayo, upper ng power MOSFET. So, hindi naman siya shorted. Okay, yung kabila, kung ito ay 5 volts, I think in 12 volts to eh. Shorted yung kabilang 12 volts. Yun lang ang problema dito. Marami ng shorted. Shorted ang 5 volts. So, no power ito. Delikado to. Wala tayong shorty sa memory. 5 volts saka 12 volts. Okay. So, inisa-isa nyo nang tinanggal to eh. Parang angat itong isa. Eject tayo sa 12 volts. Tingnan natin kung saan ang bibigay. Okay. So, try lang natin. 3 volts lang inject natin. Okay. So, prepare na tayo. Injection tayo. So, 12 volts. So, inject tayo dito. So, shorted nga yung ating ano. So, baba natin ang temperature ng ating. So, hindi nyo kita. So, ayun siya guys. Pag sinundot natin, mapansin nyo, yung ating temperature, ampere. Ayan. 1.6. So, ngayon, magamit tayo ng thermal imaging device. Yan. So, check na lang natin. Okay. Bababa ko lang siya ng konti. Para siya ay tamaan. Okay. So, check tayo sa 12 volts.
Ano ba yung umiinit? Wala akong makita. Umiinit. So, GPU po ang tinuturong mainit. Shorted natin. So, GPU. Isa na to. So, may isa dito umiinit. Saan to? Capacitor. Saan yun? So GPU ang ating shorted. Kasi ang injection natin is sinuturo ay GPU. GPU chip. Okay, sa 5 volts tayo inject. Pang ituturo. Okay. Okay, pag na-inject tayo sa 5 volts, so, inapakita naman niya is, umiinit yung ating IC na to. Base lang sa ating imaging device. So, yun yung tinuturo, yung IC na yun na yun eh. Ni-inject ka natin sa way ng 5 volts. Ayan. So, ito yung iniinit. So, wala siyang pinapakita ng iba. Hindi umiinit ang GPU. Inject natin sa 5 volts. Wait. So, pinakamaganda gawin natin, natanggalin natin to. Yun lang natin ka-shorted. Okay? Okay, tanggalin ito lang to. So, ayan guys. Natanggal na natin. Natanggal ko na yung ano. Tanggal ko na yung. So, dalawa na yung natanggal ko. Tinanggal ko na rin yung pyesa na ito dahil na ano ko shorted pa rin siya guys. Kahit natanggal natin ito, ito yung tinanggal nating pyesa. Oops, sorry. So ayan, mapapansin nyo guys pag tinister man natin siya, diode mode tayo ha. Okay, diode mode. So tisterin natin yan. So dahil ito yung nag tumiinit kanina, may shorted. So ayan, tapos yan. So, hindi naman siya guys shorted. Yan o. Oh. Okay ang reading niya. Yan. Ito kasi at saka ito ay connected lang naman yun yung nasa gitna. So, okay itong piyesang tinanggal natin. Ngayon, dahil shorted pa rin yung ano ko nung tinanggal ko, ganun pa rin. Walang pinagbago. So, mayroon akong tinanggal na isa yung nandito. Yung kaninang sinabi ko sa inyo na shorted din naman kasi. Ayan. So, titesterin natin to guys. So, diode mode tayo. Ayan, pansinin nyo, so, shorted pa rin siya, oh. Kahit yung magkabilaan, ayan, shorted din siya. Kahit baliktarin natin ang tester, ayan, shorted siya, kahit yung kabilaan dulo. Ayan, so, sira siya. So, ngayon, nung tinanggal ko siya, nawala yung shorted natin sa 12 volts. Ayan, so, pakita naman natin sa inyo. Okay, to ground tayo. Kita nyo naman sa tester, dito, kanina ito yung shorted natin, right? So, mapansin nyo, may reading na tayo na po 496. Ayan, ibig sabihin hindi na siya shorted. Ngayon, yung nandito sa side natin dito, yung kanina sa 12 volts, siyempre, hindi na rin shorted dahil wala, hindi na ano yung ano. Ayan, may reading na tayo na 495. Ayan, tapos yung dulo, mapansin nyo, wala naman siya shorted. Ayan, ibig sabihin, yung 12 volt rail natin dito, ay hindi na siya shorted. Ayan, so okay na siya, reading na. Ngayon, nagtitester uli ako, tinitester ko. So, tinester ko yung dito. Yun din dito kasi, yung dulo na ito. Ano to eh? 5 volts yan. Testing natin yung kabila, 5 volts. Yan, shorted pa rin siya guys. Then, mapansin naman natin yung input. Ito yata yung 12 volts, I think. Ayan, ito yung 12 volts. Ito yung
So, hindi ko maano, tansya, nalimutan ko. Basta yung kabilaan nito, isang input saka isang output yan na 3.7. Okay. Basta hindi shorted na. So, hinahanap kasi natin is yung shorted. Ayan. Ngayon, dahil shorted ang ating 5 volts yung shorted natin. Ayan. So, ngayon, mag-i-inject naman tayo dyan. So, ang gagawin natin, gamit tayo ng thermal imaging device. Siyempre, laging ganon. Mababa kasi yung aking camera eh. Tingnan natin dito. Pasensya na kayo. Medyo hindi pa ganun ka-high-tech yung ating ano. So, ayan. Gamit tayo ng thermal imaging device. Dahil sa shorted na 5 volts. Tama. So, mag-inject tayo ngayon ng yung inject lang naman natin ay mababa lang. So, 3 volts lang, 3.3. Yan. Okay lang yan. So, subukan natin mag-inject dun sa 5 volts. Napansin nyo, shortage siya guys. Yan. So, gamit tayo ng thermal imaging device. So, pansinin ninyo, ang thermal imaging device, sa pagtano natin kung saan may magiinit. Okay? Ayun, may tumubong isa. So, ano ba yan? Oops. So, may dalawa tayong kapasitor nakatabi. So, mainit. Hindi natin yan siya guys, dudot-dutin kasi mainit yun. Okay? Tingnan natin yung kapasitor na yun. So, gamit naman tayo ng microscope. Yan. Yan. Magamat mahirap mag-video, pero kailangan para makita nyo. Okay? Resume tayo. So, inject tayo. Lagyan natin siya ng alcohol. Or, yan to. Then, inject tayo ng 5 volts. Tingnan natin kung kanin yung umiinit. Okay? Kita nyo ba? Unood na kayo ni baby ng cellphone. Kung mapansin nyo, diba ang naunang tumutuyo? Dali ng shorted. Diba? So, nag-drop siya sa 1.2 volts. So, yun ang iniinit. Ano kaya? May pa nga. Nag-drop siya. 5 volts to eh. Yan, natuyo yung ating kapasitor. Tansin niya. Yan, natutuyo siya. Pansinin nyo to. Yan o. Wala naman dito. Itong isa na to. Check natin yun. Okay. So, ayan na. Remove na natin siya. Testerin natin kung shorted pa rin siya. Okay. Ayan, meron na tayong 500 ohms. Diode mo dali tayo. Ayan, meron na tayong 712 millivolts yun din ko yun. 700 volts. Tapos tingnan natin yung tinanggal ko na shorted na kapasitor. Okay, kung shorted siya, talaga siya. Ay, nakaano pala tayo, diet mode tayo, kaya walang buzzer. Sinaantay ko yung buzzer. Pa-assess naman natin. Ang maganda. Ayan. So, shorted talaga siya. Ayan. So, palitan na lang natin siya. Okay? Palitan natin. So, ayan guys. Napalitan na natin yung mga sirang piyasa. Yung sira na ito, pinalitan na natin. Itong isang kapasitor na to, pinalitan na natin. Tapos yung walang piyasa dito dahil hindi na binalik ng unang technician. Tapos nilinis ko na rin siya guys. Ayan. Kasi marami siyang plugs eh.
dahil kanina siya sa ibang repair. So ito, tama naman yung pinalitan kasi wala daw pan eh, before. Re-check natin. Shorted pa rin. May dahil passer son tayo. Check natin yung okay. Yung first 12 volts. So, shorted pa rin tayo. Shorted pa rin. So, possible may problema ang GPU. So, napalitan ko na ito. Tignan natin yung shorted. So, nagkakaroon siya ng ohms. So, ganun pa rin pala siya. So ito, hindi naman shorted kasi bago to eh. Bagong palit. Okay, sa so diode mode tayo. Try natin sa diode mode. So yan, shorted pa rin talaga yung 12 volts. Yung ating first 3 pins. So wala din. So, maraming may problema talaga ang GPU chips. Nagka-issue, marami nasira. So, may okay na tong 5 volts, so meron na. So, meron na rin yung okay na yung ating ano, power input. Oh. So, shorted tayo dito sa kabila. So, kaya yun. Capacitor na to. Ito ba? Okay naman siya. Kasi sa ano to eh. 1.8 volts. 1.5. So may shorted pa rin. Pag inabit natin siya, dalawa. Shorted pa rin yung 12 volts. So, ito na yung last option na natin to eh. Ayan. So, mahaba pa na namang repair. Kaya ang reason. Marami na nasira eh. So, ito ay ito ang 3 volts siguro. Kabila. Ito nga. I think it's on 3 volts nyo. So, malaki-laki yung problema. So, wala nang pag-asa itong. So, tingin ko wala na siyang pag-asa. Sa GPU chip na nagka-problema. Kasi yung ano niya, itong MOSFET na pinit natin, brand bago to. So, ayan. Tapos ngayon, pag kinabit natin yung mga MOSFET na to, nagsushort yung ating 12 volts. Ayan. Pero yung ating voltage dito sa power ng MOSFET na 12 volts, ibang line. So, okay siya. Ayan. Ito kasi 12 volts din kasi ito. Yan, ito 12 volts, ito ay 3.7. So dito, babalik tarin lang natin ganun. So ito 'yon. Shorted pa rin siya yung 12 volts. Yan, pero yung 3.3, okay siya. Ito yung 5 volts eh. So ngayon, titestingin naman natin lahat kasi itong mga ICs niya. So okay siya, magana. So, hindi siya shorted. Now, pag tinesting natin itong isa, sa 12 volts ito eh. Shorted siya. Ano. Ayan. So, itong ano naman na ito. 12 volts din ito, pero ang out nito hindi naman siya shorted. Ito, 12 volts din. 12 volts in. 12 volts. Drain din, source. So, hindi naman shorted ang source niya.
So, yung drain niya. Pag tinester natin niya, short. Alam, hindi naman siya short. Pag tinester natin yung mga 12 volts drain. So, itong isa, 12 volts shorted. Pero itong mga 12 volts na to. Ayan. Shorted siya kasi mga galing siya dito. Kaya yung ating mga memory naman, so hindi naman siya shorted. Yung ating 1.8 volts, so hindi rin shorted. Okay rin siya. Yung may problema, GPU chips natin talaga. Yung missing kanina na 5 volts, 5 volts sa 12 volts. So, nawala yung shorted. Maribog na remove natin itong dalawa na to. Nawala na yung shorted. Ngayon, pag kinabit natin, shorted tayo galing sa GPU chip. Ito, wala na kasi yung ibang shorted eh. Pag tinanggal natin to, wala na ibang shorted. Ito na lang yung natitira. Ayan, hindi na shorted to. Hindi na rin to shorted. Pebbles, hindi na rin. So, yun lang ano. Tapos, pag tinester natin ito, yung gate nito, hindi rin siya shorted. Ito yung sinabing nawawala eh. So, hindi naman siya shorted eh. Pero dito, shorted tayo. Kasi itong kanyang source, yun yung nagiging shorted. So, ang source kasi nito, possible nito, sa mga tansya ko, nasa 4 to 6 volt yung gate. Ayan. Gate to ano kasi shorted parehas. So yung reading kasi na ano kung i-ohms natin siya. Sa GPU chips na ohms na yun eh. Malayo na kasi marami na siyang dinaanan. Ayan. 1.2 ohms. So, para na siyang fuse. Pag nag-inject tayo. So ang tinuturo sa atin ay itong GPU na lang. Itong mga to, hindi naman siya nag-overheat. Kumakain ng mataas na resistance GPU. Ayan, so sure. Try natin, inject. So, ilalagay natin sa thermal cam camera. Sorry. Kita ba? So, inject tayo sa 12 volts dahil yun lang naman yung may shorted. Ayan. May init sa atin is yung GPU. Ayan, pansin nyo. Ito siya. Walang iba. 12 volts yan. Kasi kung mag-inject tayo dito sa part na to, ang tinuturo niya is GPU pa rin. Ito pa rin siya tinuturo. Ang dito naman tayo mag-eject. Kasi 12 volts din naman ito. Ngayon pa rin. Dito pa rin tinuturo. Kasi connected lang naman yan. 12 volts, 12 volts. 12 volts mga yan. Wala namang iba eh. So, wala tayong tinuturo dito na eject tayo dito. Palagay ng ituturo ay mag-eject tayo dito. Wala naman dito sa kabila. Wala dito ang umiinit sa kabila. GPU lang talaga. Ayun lang, problema natin. So, ganito, hindi ako nagre-rebel ng GPU chips. Either may problema yung kung ito yung na-reflow, para kayo na nag-shorted na kumalat na yung rebol niya sa ilalim. Ayan. So, hindi na siya, hindi ko na siya mare-repair. Next step na kasi sa rebol, hindi ako nagre-rebol. Okay? So, hindi na kasi ako, wala akong tools pang rebol. Ayan. So, dito na lang natin yung repair. So, hindi ko na siya mare-repair. Wala akong pang rebol ng chips. Sa baka, medyo mahal din kasi yung pang-rebol eh. Hindi pa ako nakakabili. Okay, dito na. Bye-bye.
Hello guys, so tutuloy na natin yung hinire-repair natin. So yan, napalitan na natin siya ng kanyang ICs. So dalawa yan. Ayan. So check natin kung shorted pa rin siya. Ayan. So check natin yung pinalit natin kung shorted pa rin ang 12 volt. So tayo ay naka tayo guys sa diode mode. Okay, sa labit na. Okay, diode mode. So, check natin yung 12 volt kung shorted pa rin. So yan, meron na tayong 470. Okay. Yung ating 5 volts. So ito yung ating output 3.3. Tapos ito yung input. Okay. So ito yung ating 12 volts. So hindi na siya shorted. Tapos ito yung ating 3.7 pala. Ito yung 5 volts. Okay? So hindi na siya shorted. Wala na ako nakikitang shorted. Test natin yung first 12 volts. Ayan, okay na siya. Yung first 3 pins. So itong first 3 pins natin ay, kasi may bakanting isa, 1, 2, 3, 4. 4, 5. Ah, tama ba? So, bakante kasi na isa siya eh. First 3 pin, tapos yung 4 pin, 1, 2, 3, 4. Ayan. Tama ba? 1, 2, 3, 4. So shorted siya sa 3 volts. So alamin naman natin yung 3 volts kung saan siya papasok. Okay. Saan ba pumasok ang 3 volts na yun? So dito yata yun. So 100 naman siya. Parang mali yata ang reading ko. Hindi pa mapasok ang 1. Kasi may pakanting isa. 1, 2, ito yung 3. Ito ba yun? Ito. So, check yung lines. Kasi may ano eh, scrub na yung lines eh. Kaya ano na ako nang nag-check na technician. So, check nga natin. Microscope ko lang. Yung pala sa kabila yung sa 3 volts. So, mayroon kasi yung leak down siya na 1 pin. So, pan-checking kasi. So, ito ang 3 volts. Itong may coil na to. Tapos, mayroon siyang fuse. Kasi lumiban sa kabila siya eh. Kasi 12 volts to. Yung may SMD coil. Tapos sa kabila. Nagtitest rin natin siya sa ground to itong coil na to. So meron siyang 1.02. So na yan yung kanyang 3 volts. So testingin natin ngayon sa ano, kasi wala na tayong shortage sa 12 volts. Testingin na lang natin. So i-risk ko lang to. Ano siya eh, para siyang na tambak na dun sa pinagpagawan. Kasi maray kulay green na siya. So, i-risk ko lang yun. So, ito guys. Testingin na natin siya. Na-clean ko na yon ng eraser. So, test natin niya. Yun yung pin out. So, power on natin siya. Yung natin ko ilaw yung 3.3-10-12. So, power on. Ayan, umilaw siya. So, ibig sabihin, may 3 volts yan. Ito ba yung hinahanap natin? So, tester. So, ito yun eh. Ayan, tama. 3.3. So, may fuse. Ito pala ay 12 volts. Okay, papuntang pan. Uminit ba? Ayan, umiinit. So, check natin yung kanyang output. Ito.
Ayan, meron tayong, ay, so hindi nyo pala kita, sorry. So, may output tayo dyan. Ayan, GPU output. So, may init na. So, meron tayong 1.8. Ayan, 1.78. Okay, sa ating 1.5, dapat meron dito. So, wala tayo sa memory. So, tingnan natin yung coil. Baka ito'y sira. Yung output dito sa kasi problema yung ating ano na tayong output dito pero may input tayo. Okay, may problema ang ating may init na patay muna patay. Ayan, so may next problem ulit tayo pagkatapos ng problema sa 5 volts saka 12 volts. So, meron naman tayong problema sa memory. So, yun naman ang ating solusyonan ngayon. So, dahil mo, tuli. Tsama natin to. Ito ba ay shorted? So, hindi naman. Ito ba ay shorted? So, hindi rin. Parang ano siya, oh. Yung unang repair, hindi yata nakakabit. Silipin ko nga sa microscope. So, ayan guys. So, hindi nga maayos yung mga kabit ng mga MOSFET. Kasi, nagawa na ng technician kasi. So, hindi ko napansin. Napansin ko lang na yung alignment. So, iayos ko lang siya guys. Kasi hindi maayos ang alignment ng mga MOSFET. Pinag-isa-isa tinanggal. Hindi niya tinester muna bago tinanggal. So, ayusin ko lang siya guys. Para maganda. So, ayan. Kahit na naayos natin yung alignment nito, mga chips na niresolder nung ating naunang na technician. So, wala pa rin supply ang ating memory. So, nagsubok na ako mag-inject. So, wala namang shorted. Ayan. So, ngayon, dahil walang supply ang memory na to, wala siyang 1.5 volts. Mayroon tayong 1.8 dito. Pero wala tayong output dito na 1.5 para supply sa ating VRAM. Ngayon, ang pinaka-option ko, dahil wala siyang supply, so gumamit tayo ng motherboard, tapos gumamit tayo ng mods. So, ayan. So, what is the result of mods? So, ito na siya. Pakita ko sa inyo, guys. Bali, may error siya. Gumamit ako ng mods. Ito yung lumabas na error. Ayan. So, sa memory ang error niya. About sa reading ng memory. Ayan siya, mahaba siya guys. Nag-fail siya. Ayan. So, nagkaroon siya ng display using mods. Running via Linux. Ayan. So, dahil meron tayong error na dahil 4 gig to 1 gig, 1 gig. So, 2 gig na memory ang merong error. B0 at saka B1. Okay. Punta naman tayo sa GPU. Ayan. So, bali itong nire-repair natin, 4 gig. So, hindi ko alam, tatanungin ko pa yung may-ari regarding sa price ng memory. O, rebooling. Ayan. So, ngayon kasi, ang napalitan ko na, napalitan ko to, capacitor dito, dalawa capacitor na, napalitan pa to, sira to parehas. Di dalawa, tatlo, bali, 5 piyesa na. So, 5 na yung napalitan. So, medyo malaki na kasi ito, palagay ng 300. So, nasa 600 na. Ngayon, may problema to. Hindi ako nagre-rebool lang kasi ng mga memory ganito. Pero, susubukan ko siyang tianahin ko may-ari kung payag siya sa papalitan ng memory. So, mahal kasi yung memory. Nasa libo rin kasi ito. Pag yung may rebool na. So, ngayon, dahil kung ako naman magre-reboot, i-charge siya sa rebooting ng memory. Ngayon. So, wala pa rin kasi siyang display. So, about sa mods natin, mods operation natin, so may lumabas na may error sa memory. Ngayon, paano natin malalaman pala yung memory ng problema? So, ngayon, dahil sa mods, nakita natin may memory problema. So, paano ba natin makikita yung may error natin na B0 at B1? So, ayan. Alamin natin, paano ba yung nalalaman? Okay,
So, unang titingnan natin ay yung ating GPU chips. So, nasan ba ang pin 1 yan? Okay, mayroong tanda yan dyan sa dulo. O, sa bawat kantuhan, nag-iisa lang naman yung tanda. Ayan. So, ngayon, dahil may tanda yan, pupunta lang kayo sa baba niyan, sa kabila. Sa bilang kanto. Ayan. So, ngayon, ang reading natin yan, dahil nandito yung ano niyan, pag ganon, pinakadulo. So, mag-start tayo dun sa dulo. Ano ba yung nasa dulong memory? So, ito. Ibig sabihin, mapansin nyo dyan, guys. Huwag nyo lang tingnan yung una. Yung A0 na lang, saka A1. A0, A1, B0, B1. Okay? Ayan. So, ibig sabihin, guys, ang reading natin, nasa baba. So, mag-start tayo dito ng A0. A1. Then, B0 and B1. So, ngayon, nasan yung error natin? Nasan yung error ng problem natin? So, nasa B0 and B1 tayo. Ayun ang error. Ibig sabihin, may problema tong dalawa. Ayan. Ito ang may problema. Ngayon kasi, ang is problem kasi nito, kapag bumili tayo ng Maryball na, pinalit kasi natin, either hindi rin kasi gumana kung may problema yung in-out lines niya or wala kasi tayo schematic. Pero nung tester ko na kasi itong mga to, so may reading naman siya lahat good. So, hindi natin alam ang mga value niya kasi wala tayo schematic. Then, dito sa kabila, yun lang hindi natin alam. Ayan. Kasi ito, ayan, ito lang naman kasi yung mga likod niyan, ang capacitor. Ayan. Ayan ang problema natin. So, pinakamagandang option is i-revolve ko siya. Ayan, susubukan ko siyang i-revolve. Kaya lang, parang naubos na yata yung aking ano eh, thermal paste na pang-revolve. Ah, meron pa pala dito ang kaunti. Are. Solder paste. Pwede pa, pwede ito. So, subukan ko siyang i-revolve. O, order nga lang ako ng ano, kasi hindi ako nagre-revolve ng mga memory. Binibili kasi ako yun. Mas mura kasi pag nabili na yung ano eh. Matagal kasi mag-revolve din eh. Ayan. Mabilis ang repair lang kasi ginagawa ko eh. Ayan. So, for now, antayin ko ano ng pasya ng ating customer. Okay? Skip ko muna itong video na ano na ito. Then, open na lang natin sa susunod. Okay? Ayan. Hello. Hello po. So, magpabalik tayo. So, yung ating nire-repair na GPU ay malaki na yung magagastos, then dinonate po sa atin ng ating customer. Ayan, dahil sobrang laki na ng magagastos ng GPU niya. Ayan. So, ito po ay matagal na dito sa atin, yung GPU natin na re-repair na ito. Balik, continuation ko lang yung repair ng ating video. So, a month ago, so February 8 pa siya dinala dito. Ayan. So, dinonate sa atin to ng video card. Dinonate na sa atin itong video card kasi malaki na yung magagastos. Bali guys, ang naging sira nito ay DRAM. Dalawang DRAM. Ayan. So, ang brand nito, M brand. Hindi ko alam siya, pero family brand siya ng Pali 1050 Ti series. Tapos GPU niya, Nvidia din naman GPU niya. So, DDR5 na siya guys, din 4GB. Ayan. So, magagastos kasi nito is 5,000 na. Nanggaling kasi ito guys sa ibang technician. Pinagpapalitan na yata ng piyesa kaya sobrang laki na nung nagagastos. So ngayon dahil sira yung isang yung dalawang DRAM, sira pa yung dalawang DRAM, so nasa 1.6 kasi yung isang DRAM ngayon, hindi na kaya ng customer natin na bilhin yung ating DRAM. Ayan. So ngayon i-donate na lang yung video card sa atin, sabi niya donation na lang daw. So, ang ginawa ko naman guys, dahil dinonate naman na sa atin ng customer, dinaykabit ko na yung mga piyasa na binili ko. So, hindi naman natin may re-refund na yun. Ayun. So, hindi ko na siya tinanggal ngayon dahil nirebol ko yung memory niya, tapos nagbumili na lang tayo ng memory sa online. So, nakabili tayo ng isang memory, din ngayon kinabit na natin. Ayan. So far, video card natin is gumagana na. Bagamat malaki yung nagastos, pero never mind about so magagamit naman natin yung GPU. So ito siya guys, pakita ko sa inyo yung ating so a month ago. So ngayon ay March, ano na po ngayon. So na-donate na kasi ito ng customer natin, so hindi na niya kukuhanin to.
Ayan, kung ayaw naman yung gastusan ha, bilhin na lang daw siyang bago. So, pakita ko sa iyo ba, sa inyo guys. So, ito yung dinonate sa atin, ang ating customer. Ayan. GPU. Family brand lang, 1050 Ti. So, 1050 Ti na nga siya. So, kapares lang siya ng mga MSI 1050 Ti. So, hindi ko alam kung MSI ito eh. Wala kasi nakalagay kung anong brand. Then, hindi natin makita kung anong brand. So, na-repair po na siya guys. Okay na siya. So, nanggaling po ito sa isang technician na kilalang technician na nagre-repair ng video card. Bandang Pamaynila yata yon. So, kilala siya. Hindi ko nabanggitin ang kanyang pangalan. Ayan. So, ayan. Tinalabing na lang ng customer sa akin nila. So, nagawa ko siya. Galing na to siya kilalang technician. Ayan. So, wala tayong magagawa kung hindi niya na-repair. Siguro, 2 head is better than 1. Okay, kaya na repair naman natin. Pero, sa ating pinagpalaob. Ayan. So, ito siya guys. Ini-stress test na natin siya. So, makikita mo. Running stress test mode. Ayan. Sa ating stress test mode. So, GPU naka-full lang tayo. Full load GPU. Fan speed is 98%. Ayan. Magana na siya guys ng maikin. So, stress test natin. Kung mapansin niya siya is 16 minutes. So, 17 minutes na siya. Ay, hindi pa naman siya namamatay. So, huwag niya tingnan ito guys. Kasi monitor ko yan. Sira talaga monitor ko. Yan. It's working fine na siya. Ito yung ating specification ng ating GPU. Yan. So, ayan ang ating GPU model 107. So latest version na ito yun ng GPU. May iba kasi GP 102, 104, ganyan. Ito kasi 105 na eh. Ay 107. So 4GB siya guys. Then 128 bit lang siya. Pero okay na siya. Taas na yan, 4GB. Ayan ang memory niya is nasa memory box. Ayan, 1 3 din. Ayan siya. So, okay na siya. Working 100%. So, testing natin ang kanina pa yan. So, wala naman ako nakikita ang error problema sa ating GPU na na-repair. So, ang total cost ng ating nagastos dito is dahil wala naman tayong labor, dahil donated nga ng customer natin. So, ang total cost na nagastos ng ating dito is 1,000. Kasi yung mga pyesa is simple sa atin naman na yun, hindi ko na sinama yung gas. Ang binili kasi natin lang online is memory, VRAM. So nakahanap ako ng VRAM na halagang 1,000. Ayan, galing China. So nakabit natin siya. So gumana siya. Working. May GPU na tayo. Gagamitin na natin yan sa ating pag-vlog. Gamitin natin sa pag-vlog natin dito. Kasi itong aking GPU dito is 4GB at 2GB lang siya, 2GB. So, mapalit natin yan dyan. Gamitin natin sa pag-vlog natin. Ayan. So, yung customer natin ay sobrang napakabait. Dinonate niya po sa atin yung kanyang GPU. Bibili na lang daw siya. Totoo namang malaki na talaga magagastos. Kasi naipasa-pasa na kasi sa ibang technician. Then, nakarating na nga doon sa kilalang technician. So, hindi naman siya na-repair. Ano nangyari ay pinagpapalitan lang ng pyesa. Kinuha yung mga good parts, hindi nilagay yung mga sira, tapos kulang pa na isang pyesa. So medyo pumunta yung customer natin dito, medyo nalulungkot siya dahil sa mga nangyari nga sa GPU niya, pero wala na tayong magagawa doon. So nagkwento-kwento siya sa akin. Ayan. So, siyempre dinadamayan natin yung customer. Siyempre ano rin naman kasi na gumagastos din kasi yung ating customer. So, sa mga technician or nagbago pa lang nagre-repair, sana huwag ganun yung gawin na palitan ng mga pyesa at ilagay yung mga hindi na gumagana, din kuhanan pa ng pyesa. Sana huwag ganun. So, sa tingin ko, bago lang yung technician na nagre-repair na dumalimit ang GPU na to. Ayan. Sana huwag gawin yun. Masama po yun yung ginagawang ganun. Kasi bilang isang technician, kagaya niyan, nag-donate sa atin, binigay niya sa atin. O, may GPU na ngayon ako.
O, ganun kabait yung technician. Ah, okay. Di ganun kabait yung ating customer. Sabi nga naman, ay, aanuhin niya pa yan. So, kaya sa mga nagsisimula pa lang, gusto maging technician, huwag po niyong pagpapapalitan ng mga pyesa. Hayaan niyo yung dating pyesang nandoon. Huwag na huwag niyo yung gagawin. So, masama po yun. Hindi makabubuti sa inyong paglago, sa inyong pag-unda bilang technician. So, huwag na huwag niyong gagawin. Yan. Naging mabuting technician kayo. Mag-presyo lang kayo ng patas. Hindi makapag-deal kayo ng maayos. Kung ayaw ng customer, di pabayaan nyo. Eh, bigay nyo sa iba. Ganun lang yun. Ganun ako pa nagpipresyo. Hindi bigay natin sa... Sir, try mo na lang sa ganitong technician. Medyo mura dito. Ganun ako magbigay. Kasi, experience natin is... Yun yung binabayaran. Yung knowledge natin. Kaya, kung hindi kaya ng customer, pinapasok ko sa iba. Sa mga marunong naman na nagsisimula pa lang na technician na, sir, dito po, mura po dito. Subukan nyo dito. Yan. Di kung hindi po magawa, saka nyo ibalik sa akin. So, ganun yung ating ginagawa. Ayan. Simple, customer is ang magpapasya kung anong pasya nila. Ipapagawa sa atin. At least open tayo sa kanya na experience natin sa pag-repair. Dagto na tayo sa level ng repairing. At base naman sa mga repair natin is marami tayong successful repair na galing sa ibang tech pinapasa sa atin. Ayan. So, ayan. So, happy. May video order tayo. Donated by customer. Salamat kay sir. Napakabait ni sir. Trump Podio. Taga rito lang sa amin. Taga aming malapit lang dito sa amin. Ayan. So, gusto ko man ibigay sa kanya yung video order ulit. Siguro nakabili na siya. Matagal na kasi. February 8 pa. So, ngayon ay March 29 na. Ah, February 8. Tama, February 8. March 29. Nakabili na siguro siya. Ayan. Kasi alam ko, nagtrabaho siya eh. Pang gabi. Kailangan niya video card sa online job. Ayan. So, ayan. Narito na lang ating video. Ang ating repairing. So, matagal na itong... Matagal na inauna nating video. Pero, continue lang natin. Kasi, di ko pa naman nabubura yung unang video natin repair. Ayan. Nag-share lang ako ng konting ideas. Ganyan. Siyempre, kung may nasabi man akong mali, so pasensya na kayo. So, hindi ko sinisiraan ng mga ibang technician, kundi gusto ko lang, bilang isang technician, maging mabuti kayo sa inyong customer na huwag niyo papalitan ng pyesa. Huwag niyo kukuhanin yung kanyang pyesa. Kasi ganito ang nangyari dito. Okay? So, hindi ko sinisiraan ng mga technician, mahal ko ang aking mga kapwa technician. Okay? Kung gusto niyo ng tulong, tinutulungan ko. Huwag lang masama. Okay? Kasi yan ay trabaho natin. So, pagiging technician ay hindi simple. So, malaki po ang kinikita natin bilang technician. So, we earn 5,000 a day. Or, depende. Mayroong 1,500. Ganyan. Tsaka, simpre, bilang technician, dumadami ang gamit mo kasi technician ka. Kasi yung ibang customer, binibigay na lang kasi nila yung gamit nila. Yung mga paggawa nila. Kasi hindi naman nila daw kailangan. Bili na lang daw sila ba. Marami sa ating nagdo-donate ng mga customer. Sa mga gusto pong mag-donate, i-donate nyo po ang mga siran yung video card. Kung gusto nyo na itapon, donate nyo na lang. Okay? Makatutulong po yan sa atin at sa iba natin customers. Donate ng laptop, then sirang sira, simba yun. Sa mga gusto rin mag-donate ng tools, baka gusto nyo, wala pa akong kulang pa tayo ng tools para si rebaling ng GPU. Yan. Pag may nag-donate ay laking pasasalamat. So, marirebol na natin yung mga GPU na kailangan i-rebol. Kasi, hindi pa po ako nakapag-rebol ng GPU. Puro ang rebol ko lang ay memory. Dira memory lang. Yung kaya lang ng ating hacker. Hindi po kaya kasi ng ating hacker ang mga GPU ng video card o ng laptop, etc. Ayan. So, ayan. So, nandito na lang ating pairing. Ha? Huh? Ano si bibi ko? Ah, so binabati ko nga pala si Joanna Tina Di Octesa. So, from Mantipolo City, nanonood po siya sa akin vlog. Siya po ang aking nag-iisang anak, okay? Hello po, Miss Atina. Ang ating baby na lagi nasa vlog ko na maingay. Ayan, so hanggang dito na lang. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like,
and comment. Bye-bye!